goods ba yung Gisland hydraulic brakes o yung DY Island hydraulic brakes? Yan ang sasagutin natin sa video na to. Mga kabikers, kung di pa nga po pala kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag na po kayong mahiya. Dahil ang pag-subscribe ay nakapogi, nakakaganda, nandun sa labas, nakakalakas, at nakakabata. Kaya ano pang hinihintay nyo? Click that subscribe button now! Kasi meron tayong mga kasamahang bikers na tatanong na kung good ba yung Gisland hydraulic brakes. Kasi may bago na naman mga lumalabas ngayon ng mga hydraulic brakes na ngayon lang natin nalaman yung ngayon lang natin nakita at ngayon lang natin narinig yung mga pangalan. Ngayon lang lumabas yung brand na yan ng hydraulic brakes dito sa Pilipinas. So, wala tayong masyadong alam dyan. So, nag-search ako ngayon sa internet kung saan nga ba galing itong DY Island or Gisland hydraulic brakes. At ayon sa aking pagkasaliksik, ito ay galing sa mainland China. Ginagamit nila ito bilang brakes ng mga electric scooter. So, doon mostly ginagamit yung hydraulic brakes na yan. Ang Gisland hydraulic brakes na to ay made of aluminum. Yung kanyang brake lever, yung kanyang caliper ay gawa siya sa aluminum. Aluminum alloy. Tapos yung kanyang brake lever dito, yan, meron sa kanyang, yung kanyang master cylinder o yung pinakang hydraulic body. Tapos dito sa may brake lever niya, meron niyang isang knob. Yan yung para sa oil adjuster. Tapos yung length ng kanyang cable, para sa front is 850mm at para sa rear naman ay 1450mm. Yung kanyang caliper ay 2 piston lamang. Ngayon, kung mapapansin nyo doon sa kanyang brake lever o doon sa kanyang master cylinder, wala ka niyang makikitang any feature para sa pagbi-bleed. Hindi ka gaya sa Shimano, meron ng tinatanggal na isang screw button at doon pwede kang mag-bleed doon pa lang sa kanyang brake lever. Dito sa Gisland hydraulic brakes, ang kanyang bleed port ay nandun sa caliper. So doon ka mag-a-adjust. Nag-check din tayo ng prices ng hydraulic brake na to at nag-range yung kanyang price from 1,500 pesos up to 2,500 pesos. So halos kapresyo na siya ng mga Shimano MT-200. Pero siguro binibase nila ito doon sa konsiderasyon na ito ay ginagamit din sa scooter. So iniisip nila na malakas itong brake na to. Paano ba mag-bleed ng hydraulic brakes na to? Para mag-bleed mo yung hydraulic brakes na to, kailangan mong kalasin yung kanyang brake lever doon sa kanyang assembly. Tapos lalagyan mo ng oil doon sa kanyang brake lever. Pagkatapos nun, yung iyong caliper, tatanggalin mo yung lock doon sa kanyang bleed port, tapos i-connect mo siya sa isang bote ng oil, tapos doon ka magpapump dito sa may caliper. So, compared doon sa Shimano bleeding procedure, medyo mabusisi itong i-bleed kasi kailangan mo pang tanggalin yung kanyang brake lever, tapos lagyan mo siya ng oil separately. Pagkatapos nun, kapag na-bleed mo na din yung iyong caliper kasama yung kanyang brake hose, kailangan mo naman ngayong ibalik ulit yung iyong brake lever doon sa hose. During sa process na yun, magkaroon ng bubble kasi kailangan mo naman pagtugtungin yung dalawa. So pwedeng mag-cause yun ng paghina ng braking performance ng brakes na to. At yung pinakamahalaga sa lahat, ano nga ba yung performance ng hydraulic brakes na to? So meron tayong kaibigan na taga Baguio, Saring Kapadyak, na nagmamayari ng ganitong hydraulic brakes. Ang pangalan niya ay si Neil Shangsi. Sir, thank you po sa pagpapahiram mo at pagbibigay pahintulot na gamitin yung iyong video at ma-share natin yung iyong karanasan sa paggamit ng hydraulic brakes na to. So, ayon sa kanya, yung setup niya ng kanyang brake rotors is 180mm, 203mm na rotors yung ginagamit niya. So, malaking rotors na yung ginamit niya. Tapos, sa initial na gamit niya sa mga trail, okay naman daw yung performance. Malakas siya, pero hindi siya yung braking power niya, hindi kasing lakas ng mga Shimano level na braking power. So, ginamit niya yun doon. Later on, nagpalit din siya ng brake pads. Pinalitan niya ng ceramic na brake pads. At ngayon, at dito sa video nga na to, makikita nyo na halos hirap na hirap siyang lumusong, hirap na hirap siyang huminto, as in, hindi na talaga siya humihinto, dire-diretso na yung lusong niya kahit anong tigay niya sa kanya hydraulic brakes. So, mabuti na lamang habang naglulusong siya, walang mga sasakyan na sumalubong sa kanya paakyat. Kung hindi, maaaring na disgrasya siya gamit itong hydraulic brakes na to. So,
hindi natin alam kung saan ba ang naging problema, either hindi properly blended ito galing sa factory, kaya siya ganun mahina, or talagang mahina yung braking power ng hydraulic brakes na to. So, pwede rin yung factor na yung ceramic brakes ay hindi ganun kaganda. So, hindi natin masasabi, pero based kay Sir Neil, ang kanyang suspecha kung bakit nagkaganun ay dahil sa brake fade. So, ano nga ba yung nagkukos ng brake fade? Yun ay dahil sa pagkakababad mo ng matagal doon sa brakes na kapigakan ganyan ng matagal, pero hindi ka humihinto. So, yung friction na paulit-ulit habang kumakaskas yung iyong rotor dito sa iyong brake pads ng iyong hydraulic brakes, yun yung nagkukos na pag-init ng iyong rotor at nagdudulot naman ng brake fade. Pero, bakit siya nagkos ng brake fade? Kasi mahina yung kanyang braking power. Siguro, sir, maaari mong i-try na ipablid ulit yung iyong hydraulic brakes. Baka naman magka-okay pa siya. Ilalagay ko yung link sa baba kung paano gagawin, kung paano ginawa nung isang YouTuber yung kanyang pag-blid nitong Gisland hydraulic brake. I hope sana nakatulong sa inyo itong video na to para makapag-decide kayo kung bibili nyo ba itong hydraulic brakes na to, which is ang price range na is from 1,300 up to 2,500. So, nasa inyo kung gusto ninyong i-try yan, or kung gusto nyong kung nakahanap kayo ng bawa 1,700 or 2,000, gusto nyong i-try yung Shimano MT200 para hindi kayo na manghuhula, kasi meron tayong masabihan na buy nice or buy twice. Ibig sabihin nun, bumili ka na nung matino, yung alam mong matibay, kaysa susubok ka pa sa isang item na hindi ka sigurado, at kapag pumalpak, bibili ka na naman. So, nagastosan ka na ng 1,700 or 2,000 one time, tapos hindi mo nagustuhan, ibinenta mo at sa mas murang halaga, mao 1,300, tapos bibili ka naman ng Shimano. So, yung natipid mo, lumalabas, napamahal ka pa kasi dalawang beses kang bumili. So, that's it mga kabikers. Ride safe, stay safe, God bless.